Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong November 2002, isang babae ang tumawag sa 911 para i-report na ang kanyang kapitbahay ay sinaksak ng hindi kilalang tao. Ilang buwan pagkatapos noon ay nakatanggap ulit ng tawag ang mga otoridad dahil isa pang pag-atake ang nangyari. Nang imbestigahan ang dalawang pangyayari ay hindi inakala ng mga otoridad na sila ay mapupunta sa isang rabbit hole na puno ng kasinungalingan at pagkukunwari na nagtulak sa kanila na questionin ang kanilang imbestigasyon at tanungin ang kanilang sarili kung ano ang kasinungalingan at sino ang nagsasabi ng katotohanan. Ating balikan ngayon ang isa sa mga kaso na magpapatunay na nakakabaliw talaga ang pag-ibig. Ito ang kaso ng Filipino-American na si Annalisa Raymundo. Ipinanganak si Annalisa sa Brooklyn, New York at ang kanyang mga magulang ay parehong mga doktor na sina Dr. Renato at Susan Ramos Raymundo. Kasama ang kanyang dalawang mga kapatid ay lumipat ang kanilang pamilya sa Bloomfield Hills, Michigan. Ayon sa kanyang mga magulang, hindi lamang athletic at maganda si Annalisa, pero ito ay may angking katalinuhan na naging daan para makapasok siya sa prestihiyosong Harvard University. Kalaunan ay nakuha niya ang kanyang master's degree sa Colombia. Ang kanyang galing at confidence ang naging dahilan para matanggap siya sa isang pharmaceutical company na nakabase sa Stamford, Connecticut. Doon ay nagkaroon siya ng magandang buhay at sa edad na 32 ay agad siyang napromote bilang pharmaceutical executive. Sa ganda ng sahod sa kanyang trabaho, hindi siya nahirapan na makakuha ng waterfront condominium sa Stamford, Connecticut na para sa mga hindi pamilyar, ang cost of living doon ay itinuturing na mas mataas ng 30% kesa sa normal na cost of living sa Estados Unidos. Ayon sa kaibigan at katrabaho ni Annalisa na si Christine, ay napakabait at ang mga ngiti nito ay nakakahawa. Inilarawan naman ito ng kanyang kapatid na si Bernadette bilang isang adventurous na tao dahil ito ang nagturo sa kanya na tuklasin ang ibang mga lugar at gawin ang mga bagay na hindi pa niya nagagawa tulad ng skydiving. Ang mga tao ay lalo naging masaya para kay Annalisa dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay ipinakilala nito ang kanyang nobyo na si Nelson Sessler. Ang dalawa ay nagkakilala sa Purdue Pharma na kanilang pinagtatrabahuhan. Sa interview sa kanyang kapatid na si Bernadette, inilarawan niyang magkaiba ang personality ng dalawa. Dahil kung outgoing si Annalisa ay siya namang tahimik ni Nelson. Pero tila ang kasabihang opposites do attract ay totoo sa sitwasyon ng mga ito. Ang relasyon ng dalawa ay hindi nila itinago sa kanilang opisina, pero sinigurado nila na hindi yun magiging hadlang sa kanilang profesyon. Sa panlabas ay nakikita ng mga tao na ang dalawa ay masaya, pero ang hindi nila alam ay nag-aalala si Annalisa na maaaring hindi pa handa na lumagay sa tahimik si Nelson. Sa interview sa kanyang kaibigan na si Christine ay sinabi nito na tila nag-iba ang lahat nang ang dalawa ay dumalo sa kasal ng kapatid ni Annalisa na si Bernadette sa Michigan. Sa mga videong ito ay makikita kung gaano kasaya si Nelson kasama ang pamilyang Raymundo. Sa frame na ito ay makikita naman ang pharma executive na galak nang makuha niya ang bouquet ng bride na isang senyales na siya na ang susunod na ikakasal. Pero ang hindi alam ng mga tao doon ay sa susunod nilang pagsasama-sama ay hindi nila dadaluhan ang isang kasalan, bagkus sila ay may paglalamayan. Pagkatapos ng kasal, ang relasyon ng dalawa ay naging seryoso kaya nag-book sila ng isang night out sa Manhattan kasama ang kanilang mga kaibigan. May mga sources na nagsabi na sila engaged na sa puntong ito. Pero base naman sa interview sa kanyang kapatid, ang dalawa ay nagiging seryoso pa lamang at nasa kaligitnaan ng pag-iisip kung mas mabuting magsama muna sila sa iisang bubong o hindi.
Noong gabi na dapat sila ay aalis na papuntang Manhattan ay nagkaroon naman ng aberya. Dahil noong alas 7 ng gabi, sina Annalisa at Nelson ay hindi nagpakita. Noong una ay hindi nag-alala sina Christine dahil hindi yun ang unang beses na na-late ang kanyang kaibigan. Pero nang sumapit na ang alas 8:30 ng gabi, ay tinawagan at tinext na niya ito. Nang hindi pa rin ito sumasagot, ay tinawagan niya ulit ito pero pagkatapos ng mahigit 20 tawag at hindi na niya mabilang ng mga voicemail, ay nagdesisyon na silang magkakaibigan na pumiyahe papuntang Manhattan. Kinabukasan, November 8, 2002, bago sumapit ang alas 12:30 ng tanghali, ang mga investigador ay pumunta sa apartment ni Annalisa para sa isang welfare check dahil nakatanggap sila ng tawag mula sa isang babae na nag-report na sinaksak ng kanyang kapitbahay ang isang babae. Ang babae na tinutukoy nito ay si Annalisa. Nang dumating ang mga otoridad sa apartment ito ay agad nilang nakita ang wala ng buhay na katawan ng 32 taong gulang na pharma executive. Habang sinisiyasat ang loob at labas ng apartment ay agad din nilang kinontak ang mga otoridad sa Michigan para personal nilang sabihin sa pamilya ni Annalisa ang malagim nitong sinapit. Ayon sa salaysay ni Bernadette, siya ang unang nakaalam sa nangyari. At para hindi gaanong magulat ang kanyang mga magulang, ay siya rin ang nagsabi sa mga ito ng sinapit ng kanyang kapatid. And I said, what? What happened to her? Was she in an accident? I told her to be careful, you know. I was just shocked and crying. I felt so bad and so weak and I was just shocked. Sa inisyal na investigasyon ay lumalabas na sinaksak ng halos 20 beses at binugbog pa si Annalisa. Sa loob ng apartment ay nagkalat ang mga gamit ito tulad ng mga basag na palayok na indikasyon na lumaban ito para sa kanyang buhay. Nang masiyasat nila ang pintuan ay wala silang nakitang senyales ng forced entry, kaya ang suspecha nila ay kusa nitong pinapasok ang salarin. Katulad ng normal na protocol, inuna nilang inimbestigahan ang malalapit na mga tao sa buhay nito at ang unang tao sa kanilang listahan ay ang nobyo nito na si Nelson. Hindi naman sila nahirapan na hanapin ito dahil kusa itong dumating sa apartment ni Annalisa. Ibinahagi nila dito ang nangyari sa kanyang nobya pero agad silang nakakita ng red flag dahil hindi ito nagulat. Habang ipinoproseso nila ang apartment ay inutusan nila ito na maghintay sa boathouse. Pero mas nagulat sila dahil nang binalikan nila ito para ma-interview ay nadatnan nila itong natutulog. Kaya para sa mga batikang detectives na humahawak ng kaso ay talagang may red flag sa mga ikinikilos nito. Agad nilang dinala si Nelson sa police station. Doon ay sinabi nito na magkasama sila ni Annalisa noong gabi ng November 7, 2002. Pero umalis rin siya sa apartment noong umaga ng November 8 dahil meron siyang trabaho. Idinagdag niya na hindi siya umalis ng kanyang opisina buong araw. Nang tinanong kung meron siyang ibang mga babae o kilalang mga tao na may galit sa kanya o sa kanyang nobya, ay sinabi ni Nelson na wala siyang maisip na makakagawa noon kay Annalisa. At dahil sa wala silang malakas na ebidensya na ididine ito, ay pansamantalang pinakawalan si Nelson ng mga otoridad habang chinecheck ng mga ito ang kanyang alibay. Pagkababa ng search warrant, agad sumugod ang mga otoridad sa opisina ni Nelson sa Purdue Pharma. Pagkatapos noon ay agad nila itong tinanggal sa kanilang persons of interest dahil sa solid nitong alibi. Base sa kanyang mga paperwork noong November 8, pati ang mga surveillance camera sa loob at labas ng building ay totoo talagang hindi ito lumabas ng kanyang opisina noong araw na pinatay si Annalisa. Kahit ang resulta ng forensics sa mga damit nito noong araw na pumasok siya sa trabaho ay negatibo sa anumang bahid ng dugo. Pero isa sa mga detectives ay may masamang kutob na kung hindi man si Nelson ang may pakanasa nangyari ay maaaring ito naman ang susi para matunto nila ang sospek. Bukod kay Nelson ay tiningnan at sinundan nila ang isang tip mula sa isang residente ng apartment. At ayon dito ay di umano'y nakakita siya ng isang kahinahinalang lalaki na nagpapalakad-lakad sa pantalan. Ang lalaking yun ay kalaunang na-identify na si Gary Riley. Pero pagkatapos ng interview ay pinakawalan din ito
dahil sa wala silang malakas na ebidensya. At dahil sa wala silang makitang clue, ay binalikan ng mga detectives ang 911 call mula sa babaeng nag-report dahil maaaring makatulong ang statement ito sa kanilang investigasyon. Pero ang problema ay hindi nanggaling sa isang cellphone ang tawag. Bagkus, ito ay nagmula sa isang payphone na malapit sa apartment ni Annalisa. Sila ay nahirapan at tukuyin ito dahil ang babae ay hindi nagbigay ng anumang impormasyon tulad ng kanyang pangalan. Ang tawag ay napakabilis lamang dahil pagkasabi na pagkasabi nito ng lugar at ang nangyari ay agad nitong ibinaba ang tawag. Nagtanong-tanong ang mga detectives sa mga kapitbahay ni Annalisa sa pag-aakala na may makakakilala dito kung ito man ay nakatira doon. Pero ang lead na yon ay isa na namang dead end dahil walang nakakakilala o nakakilala sa boses ng babae. Hindi ko alam kung merong CCTV noong panahon na yon sa apartment building ni Annalisa. Maaari lamang tayong mag-speculate na walang CCTV dahil ang kaso niya ay hindi umusad ng 5 buwan hanggang noong March 23, 2003. Sa isang madilim na bahaging ito ng kalsada, ang kalsada na nagahati sa state ng New York at Connecticut, isang pangyayari ang magaganap na magiging daan para magkaroon ng break sa kaso ni Annalisa. Isang babae ang nagdala sa kanyang asawa sa Westchester Medical Center dahil ito ay may 2 saksak sa dibdib. Pero ang nakakapagtaka ay sa halip na idiretso nito sa emergency room ang kanyang asawa, ay itinigil ng babae ang sasakyan sa parking lot. Kung hindi pa sa tulong ng isang lalaki na naglalakad lamang, ay hindi ito madadala sa emergency room. Ang mga otoridad ay agad dumating sa ospital at dinala nila ang babae sa presinto para questionin. Bakit kamo dumating agad ang mga otoridad sa ospital? Yan ay dahil sa batas ng Estados Unidos na kung ang isang pasyente na isinugod sa ospital ay sinaksak na baril o pinaghihinalaan nilang nalason, ay obligasyon ng nurse, doktor o kahit sinong medical personnel na i-report agad ang pangyayari sa mga otoridad. Ang babae ay nagkangalang Sheila Davalu. Si Sheila ay pinanganak noong May 11, 1969 at ang kanyang ethnicity ay Iranian. Mula Iran ay lumipat ang kanyang mga healthcare professionals na mga magulang sa Estados Unidos noong mid-1970s at yun ang naging dahilan kung bakit siya ay naging naturalized American citizen. Si Sheila ay inilarawan ng isang matalino at malakaibig na babae. Sa SUNY niya nakuha ang kanyang biochemistry degree. Hindi lamang kanyang karera ang naging maganda dahil pati ang kanyang personal na buhay ay maayos din dahil pinakasalan niya si Farid Musavi. Ang kanilang pagsasama ay hindi naman naging maayos at kalaunan ay idinivorsya nito dahil natuklasan ni Farid na siya ay may relasyon kay Paul Christos. Ayon sa ulat ay nakilala ni Sheila si Paul habang pumapasok siya sa NY Medical College sa Valhalla, New York. Noong taong 2000, silang dalawa ni Paul ay nagpakasal at nagsama sa condo na matatagpuan sa 21 Foxwood Drive, Pleasantville, New York. Sa interview ay sinabi ni Sheila na dumating ang kanyang asawa sa kanilang apartment noong gabi na yun at ito ay tila may iniindang sakit sa kanyang dibdib. Nang hinayaan siya ni Paul na tingnan ang dibdib nito ay doon niya di umano natuklasan na ito ay hindi lamang simpleng sugat dahil ito ay mula sa saksak. Ang kakaibang kwento ni Sheila ay nagpataas ng kilay ng investigador kaya tinanong pa siya nito para sa karagdagang mga impormasyon. Pero habang nangyayari yun, ang hindi alam ni Sheila ay ang kanyang asawa ay nakaligtas sa operasyon at ito ay nagsasalita na sa mga detectives na dumating sa ospital. Ang mga detectives ay nalaman ni si Paul ay kasalukuyang kumukuha ng doctorate degree para maging isang epidemiologist. Ayon dito ay bago siya maisugod sa ospital, ang kanilang gabi ay nagsimula ng normal. Ang kanyang asawa ay nagreklamo na ito ay bored, kaya pumayag siya na makipaglaro. Iminungkahin ni Sheila sa kanya ang larong tinawag nilang guessing game, kung saan pipiringan siya nito itatali sa upuan gamit ang posas at pagkatapos ay huhulaan niya kung anong bagay ang dumadampi sa kanyang katawan. Ang unang nagpatali ay si Sheila. Nahulaan nito ang bote ng shampoo at kamera na idinampi niya sa mukha nito, kaya nagpalit sila ng pwesto.
Ayon sa kanya ay nakadama siya ng 5 o 6 na mga bagay na dumampi sa kanyang mukha. Pero bigla na lamang siyang napasigaw nang naramdaman niyang may tila malaki at mabigat na bagay ang tumusok sa kanyang dibdib na inakala niya nung una ay isang dumbbell lamang. Nasundan yun ang tila isang mahabang bagay na tumusok sa kanyang dibdib. Sa sobrang sakit ay nagpumigla siya at tinanggal naman ni Sheila ang kanyang posas at piring. Doon niya napagtanto na siya ay nasaksak. Noong una ay sinabi ni Paul na akala niya ay hindi sinasadya ni Sheila ang pagtusok ng kutsilyo sa kanyang dibdib dahil maaaring nangisay lamang ang mga kamay nito. Kaya nakiusap siya dito na tawagan ng 911 para mabilis siya na madala sa ospital. Pero sa halip na ito ay tumawag, napansin niya na nagpabalik-balik lamang ito mula sa isang sulok ng kwarto, pabalik sa isang sulok. Nang malaman ng mga detectives ang guessing game na ginawa ng dalawa ay kinumpronta nila si Sheila tungkol dito. Tumanggi ito nung una pero umamin din at nanindigan siya na hindi niya sinadyang saksakin si Paul. Paulit-ulit niyang sinabi na ang nangyari ay isang aksidente lamang at di umano'y tumawag siya ng 911. Pero dahil sa busy ang linya ay walang dumating kaya siya na lamang ang kusang loob na nagdala kay Paul sa pinakamalapit na ospital. Nang puntahan ng mga investigador ang parking lot, ay nakita nila ang sasakyan ni Sheila at natagpuan din nila ang cellphone nito. Sa call history ay wala silang nakitang outgoing call o kahit pagtatangka nitong tawagan ang 911. Sa interview din nila sa taong naglalakad na nakakita kina Paul sa parking lot, ay nadiskubre nila na sinaksak ni Sheila ang kanyang asawa sa 3 beses sa loob ng sasakyan. Siya ay agad kinasuhan ng first degree assault and attempted murder. Noong April 20, 2004, pagkatapos ng paglilitis, ang judge ay pinatawan nito ng 25 years sa kulungan at hindi siya mabibigyan ng parol. Ang judge ay sinabi na ang goal ni Sheila ay isugod ang kanyang asawa kapag ito ay bangkay na. At wala talaga itong balak na isugod si Paul sa ospital. Idinagdag niya na binigyan niya ito ng 25 years without parole na pinakamataas na parusa sa New York dahil naniniwala siya na delikado ang publiko sa babaeng tulad ni Sheila. Pagkatapos masintensyahan si Sheila ay lumutang din ang pangalan niya bilang suspect sa pagpatay kay Annalisa. Dahil ayon sa mga otoridad sa New York, bukod sa wala itong tawag sa 911, ay nakita nila na ang tanging tao na tinawagan nito noong sinaksak niya si Paul ay isang lalaking nagngangalang Nelson. Ang parehong Nelson na nobyo at karelasyon ng namatay ng Filipino-American na si Annalisa. Ang mga detectives mula Stamford, Connecticut ay nakipagtulungan sa mga otoridad sa New York. Sa pinagsanib nilang puwersa ay natuklasan nila na si Sheila ay nagtatrabaho din pala sa Purdue Pharma kung saan dating nagtrabaho sina Annalisa at ang nobyo nito na si Nelson. Base sa record, pagkatapos nitong makuha ang kanyang master's degree, natanggap siya sa Purdue Pharma noong parehong taon na yon. Nakilala niya si Nelson at hindi nagtagal, silang dalawa ay nagkaroon ng relasyon. Pero lingid sa kaalaman ni Nelson, si Sheila ay kasal na pala kay Paul. Dinalaw ng Stamford Police si Nelson at doon nila nalaman na hindi pala nito alam na kasal si Sheila. Idinagdag niya na ang alam niya ay diborsyado ito. Sa interview nila kay Paul ay hindi rin nito alam na meron palang ibang lalaki si Sheila. Ang kombinasyon ng mga salaysay ng 2 lalaki sa buhay ni Sheila at ilang oras na interview sa mga ito ay doon na pagtagpi-tagpi ng mga otoridad na hindi lamang magaling mangmanipula si Sheila. Pero kung gaano ito kadelikado dahil gagawin ito ang lahat, makuha lamang ang kanyang gusto. Ayon sa mga detectives, nagawang maitago ni Sheila na siya ay kasal na sa pamamagitan ng paggamit niya ng kanyang pinagmulan at kultura bilang isang Iranian. Sa tuwing magkakasundo sila ni Nelson na magkita sa kanyang kondo sa New York, sasabihin ito sa kanyang asawa na si Paul na hindi alam ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang kapatid na si Shahim, na siya ay kasal na. Sa loob ng mahigit isang taon na pagpunta ni Nelson sa kanyang bahay, ay lagi niyang sinasabi kay Paul na darating ang kanyang kapatid na si Shahim. Ito ay di umanong schizophrenic kaya kapag nalaman ito na siya ay kasal na, ay maaaring lumala ang sitwasyon pag ito ay nagkaroon ng episode. Ang walang kamalay-malay na si Paul ay mag-aal sa balutan
at pupunta ito sa hotel o minsan ay sa bahay ng kanyang mga magulang. Ayon dito ay kakaiba ang kahilingan ng kanyang asawa. Pero dahil sa hindi siya pamilyar sa kultura ng mga Iranian, ay minabuti niyang sundin ang request nito. Pero ang hindi niya alam ay wala itong kapatid na nagngangalang Shahim. Sa interview sa mga kaibigan ni Sheila at kahit kay Paul ay sinabi ng mga ito na laging nababanggit sa kanila ni Sheila ang tatlong tao na sangkot sa love triangle sa kanilang opisina. Ang mga ito ay sina Melissa, Jack at Lisa. Ayon dito ay malapit niyang kaibigan si Melissa at ito ay nahulog kay Jack, pero ang problema ay may nobya ito na nagngangalang Lisa. Inilarawan nila na obsesyon na nito na laging banggitin ang love triangle ng tatlo. Pero ang hindi nila alam, ang tatlong tao na yon ay talagang sina Sheila, Nelson at Annalisa. Ang mga espekulasyon na yon ay hindi naman naging sapat para kasuhan si Sheila sa pagpatay kay Annalisa. Kaya inabot pa ng halos 5 taon bago ito makasuhan ng first degree murder. 4 taon pagkatapos niyang makasuhan ng first degree murder sa pagpatay kay Annalisa, si Sheila ay humarap ulit sa korte. Doon ay nagharap ang dating mag-asawa. Sinabi ni Paul sa jury na nanghiram si Sheila sa kanya ng mga night vision goggles at mga pick locket set na maaaring ginamit nito nung pinatay nito si Annalisa. Sa closing argument ng prosecution ay sinabi nito na kahit tinapos na ni Nelson ang relasyon nito kay Sheila, para sa biochemist ay hindi pa tapos ang lahat. Sa takot nito na tuluyan ang mawala sa kanya si Nelson kapag ito ay nakapag-live-in kay Annalisa, ay bumuo siya ng plano. Noong November 8, 2002, gamit ang record mula sa Purdue Pharma, napatunayan na umalis si Sheila sa kanyang trabaho ng maaga at bumiyahe ito papunta sa apartment ni Annalisa sa Stanford. Kumatok ito sa pintuan at ang walang kamalay-malay na pharma executive ay pinapasok ito. Sa teorya ng prosecutor ay habang nakatalikod si Annalisa, ay inatake ito ni Sheila gamit ang kutsilyo. Nanlaban ang pharma executive na magpapaliwanag ng mga basag-basag na gamit sa loob ng apartment. Pero kahit anong laban nito ay nanaig ang mas preparado at determinadong si Sheila. Pagkatapos nitong maidispetsa si Annalisa ay ginamit ito ang payphone malapit sa apartment at napatunayan ng mga otoridad na ang babaeng tumawag sa 911 ay si Sheila rin. Sinabi ng prosecutor na sa isip nito ay kailangan niyang idispetsa si Annalisa dahil ito ang isa sa hadlang sa kanyang kaligayahan para makuha si Nelson. Idinagdag ng prosecutor na ilang buwan pagkatapos niyang maidispetsa si Annalisa ay tinangka nitong isunod ang kanyang asawa na si Paul. Lahat ng ito ay ginawa niya para lamang makasama si Nelson. Pagkatapos ng trial at napakaraming mga ebidensya, si Sheila ay napatunayang guilty at siya ay makukulong ng 50 taon sa kulungan. Agad nag-file ng divorce si Paul kay Sheila pagkatapos nitong maaresto noong September 2004. Sa ulat noong nakaraang taon, si Paul ay naninirahan sa Queens, New York. Walang naiulat kung si Nelson ay pamilyado na, pero ang sigurado ay isa na siyang matagumpay na direktor sa Imbrium Therapeutics na nakabase sa Stamford, Connecticut. Nakakulong pa rin magpahanggang ngayon si Sheila sa New York. Base sa court records na nakita ko ay pagbabayaran niya muna ang naunang hatol sa kanya na 25 years sa tangkang pagpatay kay Paul. Pagkatapos noon ay ililipat siya sa kulungan sa Connecticut para naman simulan ang 50 taon niyang parusa sa pagpatay kay Annalisa. Kung tama ang computation ko ay makukumpleto niya ang kanyang sentensya sa taong 2079 kapag siya ay 110 years old na. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!